Hello guys, welcome back. So this is me again, Erwin TV. So magandang hapon at magandang araw po sa inyo lahat, mga kabaliw. So mga kabaliw, yung ating gagamitin ngayon kasi Kabaliw TV yung ating i-reaction ngayon. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Hit notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong vlog, bagong reaction video na gagawin po natin. And syempre guys, huwag niyo kalimutan Kabaliw TV, no? Suportahan po natin Kabaliw TV. Oh. Ano? So, punta na tayo guys. Panoorin muna natin yung konting video, no? Kumuha tayo ng konting video para may mga idea kayo kung ano yung mga sinasabi ko. Para alam niyo kung ano yung mga sinasabi ko, kasi ang dami-dami dyan sa title pa lang makikita mo na, sa title pa lang sila nakakabasa, nagko-comment na agad ng mga bad comments. So, matuto ka ding manood ng mga video, char. So, ito na nga. Yun, ako nga pala si Lawrence Carlos, ano. So, kukwento lang namin kung paano ba kami nagsimula, paano ba nakuto yung channel na to. So, konting trivia muna tayo. So, kami dalawa ni JR, si JR Picones, meron kami sariling YouTube channel. Pares kami hip-hop creator . Nasa music kami, nandun kami sa music nagko-content. So ngayon, tapos si Boyet at si JR magpinsan. Magpinsan tong dalawa to, pares Picones yan . Pares ng apelido yan, Picones. Magpinsan talaga sila, sin taga rito rin . Mga pamagay, taga rito naman kami. Ngayon ako, kami magtutropa talaga kami ni JR. Wala pa naman, hindi niyo pa napapanood si Boyet sa Makasarap TV, hindi niyo pa napapanood si Boyet sa YouTube. Since 2012 yung muna tayo nakita, tapos nagkita kayo. Oo, yun yung taon na yun. Bagay, mag-isang dekada na rin . Tagal na rin. Ngayon, ang ibig sabihin ko po, kumbaga, matagal lang yung magkakasama . So, wala naman pong issue ron. So, ngayon, kukwento ko po kung bakit, kung paano nabuto yung channel na to, no? So, una-una, siyempre nanonood nga po kami ng Makasarap TV, no? Napapanood namin si Boyet doon. So, napapansin namin, siguro napansin nyo rin yun, di ba? Napapansin nyo rin na ilang araw nang wala si Boyet sa Makasarap TV. So, sabi ko, hindi ko na napapanood si Boyet sa Makasarap TV. Di ba? Sabi ko, hindi natin napapanood si Gago, ha? Nag-chat ako kay Boyet. Sabi ko, pre, pagpula ka na sa Makasarap TV, hindi ka na namin napapanood. Hindi ako nireplayan, sinin lang ako. Hindi, lumipas ng mga ilang araw. Nag-replay siya sa akin. Dalawa yung chat niya, magkasunod . Ang chat niya sa akin noon, sabi niya, pre, wala na ako doon. Sabi niya gano'n sa akin. Tapos may isa pa siyang chat, magkasunod lang yung chat . Sabi niya, pre, baka pwede tulungan mo ako. Tulungan niyo ako na gumawa ng channel. So ngayon, sabi ko, sige, pag-usapan natin, pero siguro din mo munang wala ka na doon kasi mahirap na, baka magka-problema. Sabi ko pa nga sa kanya yun . Sabi ko pa nga sa kanya, baka may i-atraso ka doon sa kabila, kaya nandito, sabi ko gano'n. Sa chat lang yun, sa chat, kasi nasabi na muna na nga doon siya. So ngayon, anong nangyari? Chat ko si JR, sabi ko, pre, si pinsan mo, nag-chat sa akin, na ganyan-ganyan-ganyan nga. Tapos, saktong mag-iinom, may set up kami inuman ni JR nung araw na yun. Nakita kami ni JR, inuman kami sa bahay nila. Ginawa kami dalawa, nabanggit ko nga sa kanya na ganyan-ganyan-ganyan nga daw. So, kinap namin si Boyet. Sabi namin, Boyet, magbe-birthday na kung pinsan mo si JR. O, doon ka nalang magpunta para pag-usapan natin lahat. Yung gusto mo mangyari. So, ngayon, nagpunta kami doon. Ako nagpunta ako doon sa birthday niya. Nag-inuman kami. Walang Boyet na dumating. Chat kami ng chat . Walang Boyet na dumating. Tangin na mo, hindi kasi pumunta nun . Walang Boyet na dumating. Hindi niya sinisin yung chat ko, online lang siya. Siyempre, nayaan ko na . Medyo nainis ako nun. Inis din ako kasi wala nga hindi siya tumupad sa usapan. Kasi siya naman din humihiling nun . So ngayon, nag-chat sa kay JR. Hindi siya nag-chat sa akin. Siyempre, parang nahiya siya sa akin. Naintindihan ko naman . Naintindihan ko. Nahiya siya sa akin na mag-chat na parang, pre, pasensya na, ganito. Wala siya chat na gano'n. Okay lang naman. Stropa naman namin ito . Ngayon, nag-chat sa kay JR. Sabi niya, pre, baka pwedeng gantong araw, Sabado. So, sabi ko pa nga kay JR, pre, nalalaman yung sinabi ko sa'yo, chat ko, sabi ko sa'yo, pre, nabubusit na ako yung Boyet . Ang labo ka usap . Sabi ko pa nga sa'yo, gano'n, di ba, nalalaman mo yun. Tapos, ano yun, ang setup natin, Sabado. Tapos, biglang, biglang nagkayaan tayo, Friday.
Hindi, ang birthday mo kasi noon eh. Ano bang araw din? Sunday kasi yung birthday ko. Sunday. Hindi, ano nga tayo, setup na. Setup na panibagong day. Okay, napunta sa linggo pala, no? Ano, siguro mga 5 days pala. Ang usapan, ano, Sabado na. Pero hindi na tuloy ginawa namin Friday, mas maaga. Ayun, Friday, oh yun, Friday. So, napunta na kami sa Friday. Isanta kami ng inuman. So, yun nga, nabanggit na kwento nga si Boyd na gano'n. Ayaw niya na nga na gusto niya bumukod ng channel. So, wala naman. Uy, nililawin ko lang ha. Sa iba dyan, ano, huwag niyo nang bibigyan ng issue si Daddy Blue tsaka si Boyd. Okay na sila eh. Okay sila kahit naman nababasa niyo sa comments eh. Okay sila. Nakikita niyo naman na maging masaya na lang kay Boyd. Okay yun, respetuhin natin yung mga gano'n nga na faktor na walang issue. Huwag niyo nang bibigyan ng issue yung mga ganun bagay sa kanilang dalawa. So, sila dalawa nakakaalam doon, hindi kami nakikialam doon. Basta yung part namin kay Boyet, yung sa channel, gagawin natin yun. So, ayun nga. Bali yan lang, yung part nga usapan natin. Yung part niya ni Lawrence, siya yung mag-iisip ng mga content, kung saan kami mag-venue, siya lahat yung may sagot doon. Tapos si Boyet, syempre, kilala na si Boyet. Fame na siya eh. Siya yung artist. So, yung pinakaambag ni Boyet sa amin. Yun talaga. Ako naman, ang ano ko dito, kung napanood niyo na yung nakaraang video namin, wala ko ron. Pero narinig niyo ako naman nagsasalita sa off cam. Ako yung pinaka-cameraman tsaka editor. Editor siya yun. Siya yung editor. Okay. So, sabi ko nga sa inyo trivia kanina, may sarili kami YouTube channel. Tapos, wala pang Makasarap TV, wala pang Kabaliw TV, wala pa kami sarili YouTube channel. Magkakakilala na kami, magbabarkada na kami, magpinsan pa sila. Tapos, kung sa iba dyan, sinasabi na ginagamit si Boyd, hindi, papaliwanag ko sa inyo ha. Tirektahin ko na kayo, yung, alimbawa, sasahuri nitong kikitain ng channel na to, alimbawa, isasweldo yun ito. Alimbawa, sumweldo kami ng 100 pesos. 100 pesos sa YouTube channel namin ha. So, meron kami tigti 30 pesos. Magkano yun? Di 90 pesos. Yung 10 piso, yun yung pambabae namin. Ay, di pala. Hello. Tsaka si Boyet, huwag yun ang bibigyan na isyo kasi okay nga sila eh. Idol namin yung si Daddy Blue, kasi alam nyo kung bakit. Ako, papaliwanag ko, walang halong kaplastikan to ha. Gusto ko siya magawa ng content, bakit? Pangatlo, gusto ko yung character niya kasi yung character niya, nadadala niya yun eh. Kasi, sa totoo lang, hindi naman talaga biga si Boyet dun eh. Walang plastikan to ha. Ang nagpapaikot ng kwento to kay Daddy Blue kasi yung character niya, ugat yan eh. Nabawa, ito si Makmak, ito si Daddy Blue, ito si Gato, si Gato, ito siya eh. Ito yung kwento. Bumabaldig-baldig, umiikot lang sa kanyang kwento. Yun ang gustong-gusto ko doon kasi nadadala niya yung karakter niya. Oh, base sa mga sinabi ni Lawrence, guys, na sa mga lahat ng mga nanonood, topo lahat yun. Huwag natin bigyan ng issue lahat ng mga nangyari doon nakaraan. Bagus po ay supportahan nyo lang po kami ang Makasarap saka ang Kabaliw TV. Sana po isa pa nga pala, papasalamat nga pala ako kay Daddy Blue. Maraming salamat sa iyo, napakalaki ng utang na loob ko sa iyo. Without your money to me, sa lahat ng ginawa mo sa akin, hindi ko mararating itong ganito. English yun ha, without your money. Isa ka sa nabigay sa akin ng magandang bukas. Ang nga pala si JR. Katulad din sinabi niya ni Lawrence kanina, may sarili akong YouTube channel, siya rin meron din. Yung sa akin, babanggitin ko dito yung YouTube channel ko para malino lahat ng issue yung mga sinasabi sa comments kay Boyet ng mga ilang fans. So, pangalan ng YouTube channel ko, Legit TV PH, hip-hop content, or ako yung hip-hop creator ng YouTube channel na yun. Wala akong admin doon na walang mag-isa gumagawa. So, ngayon, 7 months na yun, yung YouTube channel ko, meron na akong almost 30,000 subscribers in terms of, yung nga, sa hip-hop industry. Music. Parang kami naman eh, content eh, ganun din kami. Tapos, about dun sa narinig ko sa mga comments din, na si Boyet, nag-addict, na ganyan-ganyan. Unang-una pa lang, Paul, huwag yung matawa, tapos seryoso. Unang-una pa lang, alam kong si Boyet, ganun na. Dati, ewan ko lang ngayon. Based dun sa sinabi ni Daddy Blue, na pinaiwas niya si Boyet sa mga ganong bagay. So, ngayon, kinausap namin si Boyet na, sige, tutuloy natin to. Tutulungan kita, tutulungan namin ikaw. Pero wala nang ganong usapan. No involvement. Wala nang involvement na paggagano. Kasi, kami rin naman yung sira dito eh. Halimbawa, bumalik si Boyet sa paggagano.
kami yung nasira kasi hindi namin siya na alaga ng mahal. So, napapanood nyo na yung video, di ba? Malamang, kung pinapanood nyo. Gusto ko lang linawin sa inyong lahat, kahit hindi malinaw yung mga sinasabi ko. Gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, na huwag kayong maging selfish. Iniisip nyo lang yung sarili nyo, hindi nyo iniisip yung sarili ng iba. Napakaganda nyo, ang ganda nyo, no? Ang bagay sa inyo, ikala sa buong mundo para dumami ang kagaya nyo, char. Ito yun, sa totoo lang, ito kasi yun, guys. Pwede namang bumalik si Boyet doon kay Daddy Blue. As what your request, di ba? Ang daming nagre-request na balik ka na doon, balik ka na doon. Hindi talaga kayo nag-iisip, no? Hindi talaga kayo nag-iisip. Bakit napaka-selfish nyo? Bakit gustong-gusto nyo na doon lang siya manatili kay Daddy Blue? Wala na ba siyang karapatan or wala na ba siyang pagkakataon na yung pasukin niya yung mundo ng YouTube? Tapos lagi niyong sinasabi, balik na kayo balik ka na kasi kay. Napakakitid ng mga utak niyo naman. Oh my God. Kitid ng mga pananaw niyo sa buhay. Mm-mm. Di porket nakita niyo siya doon simula, bawal na siyang magbukod. Lahat naman tayo may choices sa buhay. Choice ni Boyet na magkaroon siya ng sarili niyang pangalan. Magkaroon siya ng sarili niyang channel. So, kung talagang mahal mo at kung talagang sinuportahan mo si Boyet, bakit mo ba laging kine-question yung mga desisyon niya sa buhay? Or talagang ganyan nakatoxic yung Pilipino? Toxic. Baliw, char. Ganyan na. Ganyan na kayo toxic. So, wala nang pagbabago ang mundo kung ganyan kayo lagi. And sa lahat po ng mga sumusuporta po kay Cavalio TV, maraming salamat dahil naintindihan nyo yung gustong gawin ni Boyet sa buhay niya. And promise that na di na po siya maging addict at wag na po sanang mabanggit pa ulit ni Makasarap TV sa any vlogs niya na laging sinasabi or nasasama pa din yung pangalan ni Boyet na addict. Sana matigil na din yun, no? Kasi may last video siya before nung nagsalita before sumagot si Makasarap TV may video siya na may sinabi pa din siya kay Boyet. So, nabubuisit din ako doon sa part na yon kasi as a supporter ni Boyet and naintindihan ko yung sa side ni Boyet. Wala na bang lahat naman ng tao may karapatang magbago at lahat ng tao ay nagbabago. Kaya sana, huwag nyong ipamuka at paulit-ulit yung mga nangyayari before kasi nakaraan na yon. Past is past. Pwede mo nang baguhin kung ano yung mga nakaraan mo. Mm-mm. At sa lahat ng mga sumusuporta po sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat, no? And 5,000 subscriber na tayo, no? Napakabilis ng ating angat ng subscriber. Dahil siguro dahil sa pang-aaway natin. Hindi naman ako nang-aaway. Ay, Ginoo. And ano pala, guys? Anong tawag nito? Yung mga nagko-comments pala doon sa TikTok ko or yung mga nagko-comments sa akin ng mga bad, wala na akong pakialam sa inyo. Choice nyo yan. Hindi ko naman kayo pipigilan kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. Kasi, magre-reflect kasi yan kung ano ang pagkatao ang meron ka. Kaya okay lang sa akin yon. Walang problema. Ibas mo ako, ibas. Yung yung tatakbo, ibas. Char. So, maraming salamat po. Yun lang po ang gusto kong sabihin. And sana may natutunan kayo at nakapag-desisyon na kayo na tanggap nyo na
magkakaroon na si Boyet or gusto ni Boyet na magkaroon ng sarili na pangalan, suportahan na lang po natin. Oo, support na lang po natin. Andiyan naman yung mga ano niya, yung mga kasamahan niya si JR. Yan pa yung pinakamagwapo nilang ano, yung kagwapong tandem ni Boyet na si ano, na si Lawrence. Oh. Oh, di ba? Gwapo na, masarap pa. San ka pa, char? Bitaw. Sa totoo lang, guys, mahal ko si Boyet. Nakapag-subscribe ako sa channel ni ano, ni Makasarap TV. Galing ako sa TikTok at doon ko nakita si Boyet. Sobrang mahal namin. Ang daming nagmamahal kay Boyet. Kaya sana masuportahan din po natin siya sa gusto niyang mangyari sa bagong journey ng kanyang buhay. Kaya sana bigyan din natin siya ng pagkakataon na spend yung mga time na medyo na late na kasi medyo katandaan na tayo. Pero kaya pa yan. Kasi sa tulong ng kanyang mga kasama dyan, na si JR tsaka si ano, si Lawrence, ay talagang makakayanan yan ni ano ni Kuya Boyet. So ayun lang, maraming salamat po. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kanilang mga channel, subscribe nyo na po sila, guys, no, para masaya ang buhay. Sana nag-enjoy kayo and sana magano kayo, guys. Sana matuto kayong makinig sa bawat isa at matuto kayong tumanggap kung ano yung desisyon ng bawat tao. Respeto ang pinakamalaga dito. Respeto sa mga desisyon ng gusto ng iba at respetohin ka din ng mga taong nandiyan sa mga paligid mo. Ayun lamang po. Bye-bye po.